pangalawang pagtanggap sa may math school. Yo, what's up mga kotits? Magandang hapon po sa ating lahat. So, andito po tayo ngayon, yung mga kotits. So, ma'am, pwede pong tanong, sa ganito yung area diri, ah? Next GO. Ah? Next GO, tapos R. Castillo. So, next GO. DXGO. So, DXGO pala dito mga kaotits. Pupuntahan kasi natin yung bagong tambak dito sa Mayor Castillo. So, nagtanong-tanong lang po ako mga kaotits kung saan po itong mga bagong pagtambak dito. Salamat kayo mama. Yan, so, punta tayo. Dito daw mga kaotits sa bandang DXGO, R. Castillo. May mga buwan na daw yung lumipas. Yung itinambak na mga bato. Tapos doon daw sa unahan, yung nakita natin na isang araw na bagong tambak, mga weeks pa lang po daw yung lumipas. So titingnan natin ano yung mga makuha nating update dito banda. Yun, samahan niyo ako, let's go. So yun mga kotits, andito na tayo sa itong baybayin nila mga kotits. Ayan. So, titingnan natin. So, ito pala yung dito banda mga kotits, oh. Yan. Sa DXGO. Yan, oh. So, dito banda, matatanaw natin, oh, yung pagtambak nila. So, yung daan nato mga kotits, papasok hanggang doon sa may, taon ito, sa may, yung labasan sa may Holy Cross, R. Castillo. Yung daan na ito mga kotits na pinasukan natin yan, oh. Tanaw talaga natin dito mga kotits yung huling tambak ng Mac Builders Company, kasi dito banda mga kotits may nakita tayong bagong pagtambak dyan. So titingnan natin kung pwede ba tayo makaapak dyan sa baba yan, oh. So may DXGO daw ito, R. Castillo. So, kapag may mga bago talaga mga kotits, punupuntahan talaga natin yan. Para may mga update tayo. Kasi yun nga po, yan sa pagtambak nila, paulit-ulit lang po tayo. So, dito naman, ito talaga yung bago ngayon na ating may update sa inyo. Yan. So, at minsan lang natin may papakita itong mga kotits. Kasi yun nga po, yung nagsabi sa akin ito mga kotits, yung nagtrabaho dyan sa Mac Builders Company, meron na daw mga bagong pagtambak. Yan. So, yun mga kotits, oh. Ito yung sinabi ko na bagong pagtambak dito. So, okay kayo mga kotits, kasi yun nga po ay low tide. Pwede tayo makagala or pwede tayo maka saan tawag ito? Yung maka daan dito mga kotits, oh. So bibilis-bilisan lang natin kasi pa high tide na, oh. Yun, so ito po yung mga makikita natin. So dyan po posibleng yung pagtambak nila mga kotits, medyo mababaw lang, kaya siguro hindi sila nakasagad dito sa Pantalaga, dito sa mga kabayan, kasi yun nga po pwede pang tatambakan dyan sa unahan yan. So secure talaga yung mga kabahayan dito mga kotits, kasi yun nga po yung ginawa kasi nilang Coastal Road ay talagang umabanti sila papunta doon sa unahan sa yung mga walang kabahayan po na matatamaan mga kaotits. Yan, oh. Yan po yung sinabi ko na bago. Yan. Bagong tambak. So, pupuntahan natin. Hindi po ito sa may Jiro mga kaotits, ha. Dito pa lang po tayo sa may Match R. Castillo. Sa unahan, Ubalde and then Jerome. So ganun. Yan, oh. So sana hindi tayo lulubog kasi nakasapatos tayo, puting-puti. Yan mga kaotits. Tayo. Naghahanap ako ng mapakan natin mga kaotits. Sana hindi lulubog. Yan. Yan, oh.
Ganun po tayo mag-update mga ka-outage. Di baling mabasa, di baling magkakuan, wag lang ma-disgrasya. And then, isa pa din, ma-update din sa inyo mga ka-outage. So, ganun. Yun o, dinig na dinig. So, yun mga ka-outage, naririnig ba ninyo yung mga... pagtambak po nila. Yan. So, nakasapatos tayo mga ka-outage at yun. Makikita natin yung pagtambak dito. So, ito po yung mat school mga ka-outage. Oh. Yan. So, titingnan natin kung ano pa yung mga makukuha natin dito mga ka-outage kapag lumapit po tayo. So baka doon mga cottage makadaan tayo dyan sa gilid, dyan na lang po tayo dadaan kapag hindi tayo makadaan dito sa unahan. Maganda siguro kapag dyan o hihingi tayo ng permiso na dumaan dyan sa taas ng tinambak nila mga cottage. Lumulubog na po yung sapatos ko mga cottage o. So ito po daw pagtambak nila ay nasa mga week pa po ang mga ka-outage ha. Isa-usa pa kasi mana. So dati mga ka-outage yung sinabi ko, doon banda yung sa dulo ng pagtambak ng MacBuilders Company. Sinabi ko dati na baka yung pagtambak nila ay di na po sila magtutuloy-tuloy doon. Kung hindi kukuha po sila dito ng panibagong pagtambak dito mga ka-outage. Kasi yun nga po ay parang hinihintay kasi nila matapos yung MacBuilders Company bago po tumambak yung isang kumpanya na nakakuha mga ka-outage, yung nakasubcon. So yun, parang tama po yung sinabi ko dati mga ka-outage, kaya dito kumuha nilang sila ng yun, parang ganun dito, para po tuloy-tuloy yung pagtambak, kasi yun nga po hindi pa kasi natapos yung MacBuilders Company mga ka-outage sa pagtambak nila. Yun, so ito na po yung mga makikita nating pagbabago na dito sa ginagawang Davao Coastal Road. Yan o. Tingin ko maabutan tayo ng high tide dito mga ka-outage. Kasi napakalaki kasi ng dagat ngayon. Yung low and high tide. Yan o, napuntahan talaga natin. Yan, so at least may update tayo mga ka-outage. So ito, dati gusto kong puntahan doon. So ngayon hindi na. Kasi nga po ito na talaga yung bagong pagtambak dito mga ka-outage. Yan o. Yan nga po ay pasamang pala di tayo makadaan dito kasi yun o. Naabutan na po ng high tide. So ganun pa man tuloy-tuloy pa rin tayo. Dagat lang yan mga ka-outage. Yan o. So di natin na lang kung sino yung nakasubcon dito mga ka-outage ha. Dito sa parting ito. Yan hanggang doon. Si Zero. Ah, mag-vlog ko ha. Yan. So yan. Napakalaki pa pala ng hunasan pa dito mga ka-outage kapag ganito po ka low tide. Yan. So konting-konti na lang mga ilang kilometro lang mga ka-outage. Talagang papunta na doon sa may Jiro. Makikita po ninyo kanila kung anong tawag niyan mga ka-outage, so parang ganun no. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag niyan. Parang pangsukat po. So, bless po tayo ngayong araw kasi yun nga po ay napuntahan natin itong bagong pagtambak dito sa may Arcastillo. So, dyan po pala sa may Mat School. Yan o. Dyan sila kumuha ng area para sa pagtambak dito mga ka-outage. So ito, doon na lang tayo mga ka-outage. Pupunta tayo doon kasi yun nga po baka maabutan na po ng
high tide, babalik ako doon sa aking pinanggalingan at kukuha tayo, maghanap tayo ng daan ng papunta dito, mga kautits. Ayan. So, ayan mga kautits, at di tayo nagkamali sa ating sinabi dati, yung kukuha sila ng para sa pagtambak. Yun nga po ay parang hindi na nila hintayin pang matapos yung nag-subcon na McBuilders Company bago sila makapagtambak at makapagtuloy-tuloy dito, mga kautis. Kasi yun nga po ay parang sayang din kasi sa oras o sa araw. Kaya yan o, makita ninyo yung bagong pagtambak dito sa May Mat School. Yan. So, yun at habang nag-update tayo dito, mga kautits, ay maglakad-lakad tayo papunta doon sa ating pinanggalingan kanina. Para naman, doon na tayo sa taas. Sa may mga kabahayan talaga. Kasi yun nga po, abutan po tayo ng high tide. Pupunta pa kasi ako ngayon sa may Cape Torres, mga kautits. Kasi yun nga po, yung sa Landers Superstore, yun po i-update ko. And then sa Dunya Vicenta. Dunya Vicenta. Yan mga kautit. Yan o, makikita ninyo. Yung bagong tambak dito. So, yan. Parang walang bahay po na natatamaan, mga kautit. Naka-segway sila. Parang sa ML, gani mga kautit. Segway. Yan o. So, ito. Doon pa tayo mga kautit. So, pupuntan pa natin yan. Yan, doon banda. Para maka alis dito sa napakalaking hunasan, mga kautit, sa may yan, sa may Arcastillo. Yun. Bagong pagtanggap sa may Mat School. So, yun, napakainit ng panahon dito. At may mga bata pa dito, mga kautit. So, yan. Shout out. At yun ang ating outfit, mga kautit. So, wow. So, okay lang. Kahit huwag lang tayong dulubog sa dagat. Kasi yun nga po, ay hindi na tayo makapag-update sa isa pang pupuntahan natin. So, yung habang tayo. So, doon mga kautits, so, pupunta tayo doon. Let's go. So, yun mga kautits, so, doon sa may Leon Garcia or Castillo. Leon Garcia daw. Santana Wharf hanggang dito. Yan. So, ganun. Maganda yung pagka-proseso nila, mga kautits. Yan, sinabi ko yan dati, mga kautits. Baka hindi na nila yung isa pang package, mga kautits, na nakakuha. Kasi sa dulo ng McBuilders Company, baka kukuha talaga sila ng kukuha sila ng panibagong pagtambak. Ang napag-alaman natin, mga kautits, dito banda hanggang doon. So kumbaga isumpay siya, mga kautits, magdugtong radyapon ang ilang pagtambak. And then gira hanto dito. So inga na ang pagproseso nila. Yan o. So pasensya na. Nabisaya na po nato. Namang ginagingon, nga ano daw nga Tagalog, Bisaya. So, yan lang po yung nakayanan natin, mga kautits, ha. At pasensya na po kung hindi po tuloy-tuloy yung pagtagalog natin. So, yun. Dito tayo. At maghanap tayo ng iba pang update na ating makikita, mga kautits. Saan ba yung daanan dito? Yan. So, dito ako sa kabahayan ng mga kautits. Makapansin ninyo. Yan, oh. Yung pagtambak. At yan, pupunta tayo dun sa unahan. Maghanap lang po ako ng madaanan dito, mga kautits. Talagang So, kita na lang tayo dun, mga kautits. So, yung mga kautits, dito tayo sa daan na to. So, ito na. At grabe, sobrang init. Hinanap ko talaga yung mga daanan para lang po ma-update natin. Yan. So, yan po yung Mat School. So, di natin alam itong Hoy, shout out! So, yan o. Oh.
Yan. So, hey boss. Kaya nga sila, ikalas kayo nagmirinda. So, yan mga kaote, sa andito pala tayo sa itong ginagawa nilang pagtambak. So, yun, kumuha talaga sila ng panibagong area para sa pagtambak mga kaote. Yan. Sir, nga nung nikuha mo lang area diri, sir, sa pagtambak, sir? Wala mo ni sumpay dito sa may sa Leon Garcia. Siparit na niya siya. Na project. Ah, siparit na niya siya? Oo. Ano siya, sa barangay or sa Coastal Road Yapon? Coastal. So, na siya. Ah, so kanan mo na siya? So, access road po lang siya, pero connecting niya siya sa Maksay Sakwan, Maksay Isay. Oo. So, naidwa ka, padre, ang contractor, yung niya yung Vicente Law. Ah, sa Vicente Law, nakakagya pang Vicente Law, diri, sir? So, pero dito pang Vicente Law, kanda pa Jerome. Ah, so ang Vicente Law, mas mayo kay nabayo kay kayo na sa Vicente Law katong nakuha ko sa may Davao River Bridge. Ah, Davao River, gani sir, nga dike. Taga Vicente Law po nakakuha dito. Ah, bali doon sa my joint venture dere, UBI WI, sumpay kay tulay na sila sa Vicente Law ang road. Ah, tulay ni ang buhaton ng dere padulong dito. Tulay o road sila. Buhay lang pa curb. Unsa ka dokta sir, paragya po ng kon? Di ko sure ba, kaya sa Vicente Law man yun, ng taga UBI dito. Ah, Vicente Law ka sir, so sige ka siya kada sa Vicente Law kanya. So kanya sila sa taga UBI. Ay, Vicente Law Yapon. Ay, kanya Vicente Law Yapon, so, ang mga nag-access road. UBI na nag... Ah, so kanya. Kanya mo sumpay mo po, may ipat ko po dito. Ah, kamo na ang gray sa Vicente Law. Access road, kung naman mo kayo, may laing dalan dito. Ah, kumbaga. Sa penetrate ka na. Ito po na, gagmay ang dalan na. So kanilang kita pinaka the best din na nag-hatag ko sa DPWH na kuha ng sis. So, wala ba yung balay nga nakuha diri sir sa pagkuhan niyo? Ah, naisa. Nasitil. Nasitil na. So kanil giday sir para makuha ng magdalan. No? So kanil mga kaotis, duha daw kabuk ang bali ikatulo ang weighing company. Joint venture ang UBI. UBI Ugangkong. So kamulahi lang. Wala, may segment mag- bitaw na. So yung mga kaotis, ang Vicente Law dito banda sa left side. And then yung gagawin pala dito sa kabila sa right side ay atulay. No sir no, ang buhatonan so mga 30 meters siguro. Ah, 30 meters lang. So minor bridge lang ang buhaton. Pero correct na siya diyan. Makita mo sir, kung lusot ka dito, makita din mo tulay dito. Ah, dito ko galing sa ubos. Ah, dito ka. Ay, dito ko dire. So joint ventures ang UBI and then company. Sir, shout out sir, ang UBI company. Sa vlog daw. Ah, sige sir. Hoy, kuan na ko. Yun ko sir, kinai ayuda. Malay daw. Ha? Okay, ano naman sir, yung pa-vlog niya basta tabulay, parang tayo. Sige sir, salamat tayo sir. Yan, bigay siya tatay sa UBI Company o sa joint ventures ang UBI and then Weighing Company. And then solo, diri sa right left side ang kaneng Vicente Law. So yun mga kaotit sa ito napagbigyan tayo. So may isang bahay daw dito mga kaotit na nakuha yan dito banda. Kaya nga po nakapagtambak sila dito kasi yun nga po ay kumuha talaga sila ng access road dito banda yan. So pahirapan din oh, napakalit din ng daanan mga kaotit yan. So isang bahay na kinuha dito para makapagtambak sila at gagawing access road mga kaudits. Yan o. Oh. Yan, inuulit kaudits na sa from Vicente Law po yung magtatambak. And then may gagawin silang minor bridge dito sa may right side na 30 meters mga kaudits yung haba. Parang ganun na din sa may boulevard area. Yan. So ganun talaga yung paggawa nila dito sa paggawa nila ng Davao Coastal Road. So maganda, maganda yung mga ginagawa nila dito. So yun nga po mga kaotits. Isa talaga yung mahirap talaga mga kaotits yung pagkuha ng access road. Yan. And then dito. So ito na pala July 7. Duration is 320 days lang. Parang days sa atin mga kaotits. Ano ba? So walang mga date completed cause incurred to death. So walang ganon. So yun lang May 2024. So nasa kwan lang marang mga 10 months lang siguro katapusin dito banda mga kaotits. Yan. So dito naman banda from Weighing Construction
incorporated yung corporation niya mga kaote sa Ulticon Builder. So, join na ventures sa paggawa niyang kan mga kaote sa ng minor bridge. Yan o. Tapos, thank you, sir. So, ito mga kaote at yung mga nakuha nating update ngayong araw. So, malaking tulong talaga itong mga ganito. Yan, itong mga update natin para naman may maipakita naman tayong bago dito sa ginagawang Davao Coastal Road. Yan. So, yun o. Manisigwagid sila din mga cottage para lang walay maigo nga balay diri abanda. Yan. So, yun at kumuha lang tayo ng update mga cottage sa dito banda. Yan. Yan. Napakalaki po ng ahunasan. Siguro kung nagtagal tayo dyan banda mga cottage, oh. Napakabilis lang po ng paglaki po ng dagat, oh. Tingnan nyo. Mga ilang minuto lang po yung paglaki ng dagat. So siguro kung nagtagal pa tayo dyan, wala na. Basang-basa talaga tayo. So, dito. Tuloy-tuloy na talaga yung pagtambak na ng mga cottage. At inuulit ko mga cottage, dito banda from Weighing Company and UBI yung nakakuha po. Magtatrabaho dyan banda mga cottage. Dito banda from Vicente Law. Yan. So, hindi ko natanong mga cottage kung mga ilang metro yung nakuhang package ng Vicente Law. So, nika shout out pala from Vicente Law. Sila din kasi yung nakakuha din ng isang package doon sa may ginagawang dike sa may Davao River. Nika shout out Vicente Law. Yan. Yun o. So, at least, pinaulakan tayo mga kotis na makakuha ng update dito. Napakalaking mga bato na nandito. So, yun mga kotis, at maraming salamat. So, ito na nga, yung bago dito ngayon sa ginagawang pagtambak nila dito po sa may mats na yung mga cottage. Yan po yung eskwelahan ng mats, yan no? Napapansin ninyo. Yeah. So, dito na nga ay makikita natin yung tuloy-tuloy na pagtrabaho sa ginagawang Davao Coastal Road. Yeah. So, magandang sinyalis na ngayong araw, ngayong taon na to, itong pagsisimula talaga ng bagong pagtambak nila. So, talagang 2027, malalaman natin niya, or 2029, matatapos itong ginagawang Davao Coastal Road. So, yun, maraming salamat at hanggang dito na lang. Mapapaalam na po ako mga cottage at hanggang dito na lang. So, mega shout out pala sa lahat ng mga sub-supporters natin, sa viewers, sa subscribers. At yan, hanggang dito na lang mga cottage. At bye-bye na.